Hello mga kabladawa sa aking mga kindness babies. Finally, I'm here now at the barangay kung binabangsan na loob yun. Kung saan, I'll be hosting, of course, the debut of Raven Big Palmes Villanueva. Good morning sa iyo, Raven. It's been a long time na ngayon lang ulit tayo nagkita kasi the last time siguro nagkita tayo, first year. You were like busy also sa basketball and you even run right as an SK official sa Barangay Katpangin. But unfortunately, natalo ka. But still, God has always a reason and a purpose for what happened. But anyway, I would like to ask, for 21 years that you live in this world, what do you think is your greatest achievement as of the moment? For me, from grade 1 to college, so kind of consistent, with honor.com, kaya nga, as I mentioned doon sa ating introduction sa vlog ko, that you belong to section 1 in the regular class ng Laguna Natural High School from first year to fourth year. So sabi ko, fourth year. Before you belong to Baknotan, but you are an honor student. Yes. So imagine, napakagwapong bata, matalino, tapos God-fearing at the same time, a very loving son to his mom and to his dad. So that's your greatest achievement for 21 years in the university. You are an honor student, or you are giving your parents good grades, high grades, flying color grades, and yeah. So, ikaw ang panganay. Pangalawa sa tatlo. Yung panganay ay babae. And how old is she? 24. Is she working as? As she's working sa bahay. So, pangalawa ka. Tapos yung kanina yung kasama ko, mapapansin niyo kung mamaya, yung kumuha ko ng mga videos kung tayo nag-walk ko, ay yung kapatid niyang silang kawan. And what's the name of your brother? Terence. Si Terence yung kumuha ng aking mga teacher sa video. Mapapansin niyo po sa mga i-upload ko ng mga time nag-walk ko at mga timeless guys. Anyway, I'd like to ask. For 21 years, nakailang girlfriend ka? Pangatlo. What happened? Bakit dumating ka sa punto, umabot ka sa punto na naging tatlo yung naging girlfriend? What happened to the first girlfriend? Why it didn't last long? What about? You were like, how old are you that time? Grade 7. So like, first year of high school. Okay, sa Baknotan. So it didn't last long because you were too young. Very immature pa when it comes to relationships. Then, what happened to the next girl? How old are you that time? 15 na. 15! Sa bagay nga naman, napakagwapo, matalino, everybody, everyone ay mako-convince or magkakaroon ng crush sa kay Raven, of course. You were 15, tapos it lasted for how many months? 3 years in the making. So you were 15, 16, 17. It lasted when you were like 17. Yes, doc. Then now you're 21. So yung ngayon, yung pangatlo mong girlfriend, what's the name of that girl? Danica. Taga saan si Danica? Rosario. Also, it doesn't matter kung malayo, you are from San Fernando and she's from Rosario. So. Pero she's living from Manila. Ah, so she's in Manila now? Umuwi po ngayon sa Rosario. Okay, umuwi sa Rosario just because she's going to attend your birthday. Is that so? Hindi ko lang alam ito. How long have you been together as girlfriend and boyfriend? Mag-1 year na din. Mag-1 year. Okay, I'd like to ask you, you've been in a relationship for 3 girls already, and ito yung mag-1 year kayo nung itong latest. I would like to ask, what are the things you've learned in a relationship so it could last long? Patience. Because they say that patience is a virtue. Patience because sometimes magkaiba kayo sa oras. At the same time, yung distance. Understanding namin sa isa't isa. Patience, then understanding. That you need to understand each other. Parang pwedeng siyang maging kaibigan, no? Pwede siyang maging kaibigan, no?
I love the term maging jowa. Oo, kasi most likely all in one. Siguro most likely bago kayo naging dalawa, magkaibigan muna kayo. And then eventually na develop until you become best of friends, best of enemies, and then you learn each other's behavior. That is why nakita nyo na pareho din pala kayo na yung hinahanap na gusto. It's just a matter of patience, understanding to each other and to one another, and then of course yung sharing na rin. I mean, the time hindi nawawala. Importante yung time, 'di ba? Kahit mahal niyo ang isa't isa, kung wala kayong time together, wala pa rin. So kahit distance, may distansya kayo, malayo kayo sa isa't isa, if you still give ample time na ma-text, matawagan, then that's a good ingredient to have a long-lasting relationship. Now, as a good son to your mom and to your dad, what can you promise to your mom and to your dad? Papangako daw po, Dok, na susuklan ko lahat ng ano nila, ng pagod nila. Pagod nila. Oh, so, yun, that is a good thing. What is your birthday wish? Good health ng family, Dok, sa friends, and world peace. Wow, world peace. Thank you. Again, world peace. That's your birthday wish. Anong message mo sa mga kabataang katulad mo na nangangarap din na abutin ang kanilang mga ambisyon sa buhay? For me, just be happy lang. Huwag kang masyado magpaka-stress, kasi pag magpapaka-stress ka, parang hindi mo ma-enjoy yung moment mo. So, ayun, kung mag-focus ka lang sa goals mo, Dok, and give effort, Dok. Kasi kung hindi ka mag-effort, Dok, hindi mo makakamit kung ano yung gusto mo, Dok. Wow. Bakit ka tumaba? Kasi noon, actually, si Raven, one of the hottest, one of my timeless baby. Iyan yung isang baby ko na pinapangarap kong i-build yung katawan na sumali sa mga male pageants. Kasi, anong height mo? 5'11 ang height ka. Magkasing height sila ng pamangkin doon si Ampol. Kaso nga lang si Ampol medyo maitim and skinny. 5'11 in height, maganda ang tindig, maganda ang set of teeth, pero pareho akong naka-braces. At the same time kasi wala akong problema pagdating sa Q&A. Matalino eh. But then eventually, syempre, medyo busy sa pag-aaral, tapos ako medyo busy sa work. And then ngayon, nakita ko lumobo siya. Tumaba siya nung nag-birthday message siya sa akin sa video. So what happened? Bakit ka tumaba? Quarantine. Stress eating? Quarantine? O sobrang in love kaya naging mataba? But do you have plans na mag-workout? Wala. Nakakatamad. So what's keeping you busy now aside from your modules? Yun lang naman, Dok. Wala. So you don't go out for outing? You don't go out for gig? But before you're going out nung wala pang pandemya? Friday night. So they allow you to go out. Are your parents allowing you to drink liquor? Do you smoke? No. Okay. You just drink liquor, pero limited. You refrain even from drinking. Ayos ka, lalo na pag busy ka nando. Okay, very good. So yun doon ka nagkakaabala. So sa pag-aaral talaga. So anong course mo right now? BS Radtech. Radtech of Lormar. But you're a graduate of grade 11 and grade 12 sa St. Louis College. Yes. So you came from elementary. Saan ka nag-elementary? Bacnotan. Bacnotan Central School. And then Bacnotan National High School. Then you moved to La Union National High School. The grade 11 and 12 ka sa St. Louis College. And now you're taking up your college degree sa Lorma Colleges. Of all the courses in the world, why Radtech? Family po kasi kami ng med course, Dok. Ah, family kayo ng medical courses, ng mga mag-graduate na inclined sa medical courses. Okay. Do you also have plans of taking up a doctor of medicine? Yes, Dok. Sana pagpalain ka ng Diyos na maging doctor ka of medicine, then eventually I'll be your patient when I reach the age of like 90 years old, na may Alzheimer, and since I'm senior citizen, everything will be free. Yes. So, bakit doctor of medicine? Kasi yung mga iba, they would like to become a lawyer because they want to defend the truth and to promote justice. For
for you naman, Doctor of Medicine, yung mga iba kasi sinasabi nila that they want to help the less fortunate. Why Doctor of Medicine? What's your advocacy? In the future, kung Doctor of Medicine ka na, are you also going to help the less fortunate? Are you also giving, going to give free service, free charge sa iyong pagiging doktor? Are you also going to give free medicine, free consultation, free check-up? Yes, no, ako'y nagpagkakilala, relatives. Pero you know what? I really admire yung mga katulad mong lalaki na yung ganyan yung ambisyon. And this is an eye-opener to all the youth na nandyan po, especially sa mga lalaki at mga babaeng kabataan dyan ngayon na nalilihis ng lalaki. Hello mga... So it's time now, of course, na it's an eye-opener sa lahat ng kabataan na syempre, na, lalo na yung mga rebellious, lalo na yung mga nalilihis ng landas, na it's time for you now to concretize your dreams and ambitions in life. This is now a challenge for you because Raven is an eye-opener na lahat ng kabataan pag ginampanan ang kanilang responsibilidad bilang isang mabuting anak, bilang isang mabuting mag-aaral, para saan ba't hindi darating yung panahon na makakamtan mo ang iyong mga pangarap? Tama ba, Raven? So, Raven, binigyan mo ako ng magandang konsepto, magandang material ngayong panahon ng iyong birthday because you're part of my YouTube channel as part ng aking vlog. So, thank you at wish ko sa'yo mabuhay ka pa ng matagal sa mundo at makamit mo lahat ang iyong mga pangarap at sana maging huwaran ka hindi lang sa iyong pamilya at kamag-anak kundi sa buong kabataan na naninirahan sa bundong ibabaw. If given the chance na magdasal ngayong araw na to, anong ipagdarasal mo kay God? As of now, Doc, siyempre, Doc, gusto ko lang matapos itong pandemic, Doc, yun ang una kong ipag-pray, Doc, na matapos itong pandemic. Kasi marami nang nahihirapan, Doc, hindi lang ako. Para sa lahat ko nahihirapan, Doc. Na gusto ko na maging normal ang lahat. Mahirap, no? What is your stand on this modular and online class na kinensepto ng Department of Education? Mahirap ba ang modular at online? Yes, Doc, for me, wala talaga. Wala akong matutunan, Doc, lalo kung nagsabay-sabay po lang mga requirements, Doc. Parang hindi ka na po natututo.